Dadalangin at pagsama ng bayan mo, iba pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon, sambahin ang hon. Mag-ibang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo, iba pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinabi nating mapapalad ang mga nagtiyaga at nagtiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob
Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Iyong tunay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa, ang pinagsama ng Diyos. Ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila,
Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Kaya't sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang umaga. Pakisabi pa sa kanila, mahal ka ng Diyos. Kaya't magmahal ka katulad ng Diyos. And sabihin nyo rin po, kaya't magmahal ka katulad ng Diyos. Yun po yung ating patuloy na dadalhin sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Tayo ay mahal ng Diyos, kaya't nawa matuto tayong magmahal katulad ng Diyos. Noong ako po ay naordinahan noong nakaraang taon, December 2, matapos po ang isang araw, nagkaroon kami ng Thanksgiving Mass. At sabi ng pari na naghumili para sa amin, Father Jess, tandaan po ninyo, naordinahan kayo ilang araw matapos maghiwalay ang Katniel. Kilala niyo pa po ba yung Katniel? Naordinahan po kami ilang araw matapos maghiwalay ang Katniel. Kala natin hindi sila maghihiwalay. At sabi ni Father sa amin, Father Jess, tandaan ninyo, naordinahan kayo dahil ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo ay hindi nagbabago, palaging dakila at palaging tapat sa kabila ng mga kahinaan ninyo. At nawa sa inyong pagpapari, iyon ang maiparanas ninyo sa bayan ng Diyos. Pagmamahal na katulad ng sa Kanya, dakila at hindi nagpapabaya, hindi nang iiwan at palaging tapat upang maakay natin ang marami pang mga kaluluwa patungo sa kaligtasan. Ipinaalala sa amin ng aming bokasyon sa pagpapari ay isang banal na bokasyon. Ito ay mahalaga. Ito ay galing sa Diyos. Kaya dapat naming ingatan ito. Dapat patuloy kaming pangalagaan ito. At kami kapag kami ay naging tapat sa banal na bokasyong ito, tunay naming maipapakita at maipaparanas ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa Kanyang minamahal na bayan. At mga minamahal kong mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo, ang ating pinag-uusapan naman ay ang tungkol sa kasal. At napapanahon din po, dahil maraming puwersa ang gustong sumira sa banal na sakramentong ito, ang sasabihin ko po sa inyo, tandaan po nating lahat ito, ang sakramento ng kasal, katulad ng sakramento ng aming pagpapari ng banal na orden, ang sakramento ng kasal ay banal. Ito ay mula sa Diyos. Ito ay mahalaga. Kaya dapat nating pangalagaan ito. Dapat ingatan at dapat protektahan. Hindi ho ba yung mga bagay na mahalaga para sa atin? Ano pong ginagawa natin sa mga bagay na mahalaga para sa atin? Iniingatan po natin. Pinagsusumikapan na mapangalagaan upang hindi mapabayaan at hindi masira. At yun po, nawa ang gawin natin sa mga banal na sakramento ng ating simbahan, lalo na ngayon na sinusubok ang sakramento ng kasal. Palagi po nating tandaan, banal ito, mahalaga ito, at ito ay mula sa Diyos.
at hindi natin mapapangalagaan ng lubos ito kung hindi natin patuloy na papakinggan ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung napakahalagang imbitasyon sa atin. Tingnan yung mga sakramento, yung mga turo ng simbahan bilang mga banal na mga bagay na mula sa Diyos na magdadala sa atin sa kabanalan at sa kaligtasan. Kaya dapat natin itong protektahan, galangin at mahalin. Katulad ng pagpoprotekta, pangangalaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil ang bawat isa sa atin para sa Diyos, mahalaga, banal, sagrado. Kaya lahat-lahat ay ibinibigay ng Diyos para sa atin. Kaya magandang tingnan, ano yung mga bagay ba na nagiging dahilan bakit nahihirapan tayong galangin, protektahan at pabanalin yung sakramento ng kasal na ito. Unang bagay po na dapat nating matandaan siguro na nagiging dahilan kung bakit nahihirapan tayong talagang ma-appreciate at mapahalagahan yung sakramento ng kasal. Alam po natin, may mga tao ngayon, mga kapwa natin, na aminin po natin ay takot nang pumasok sa sakramento ng kasal. Ano pong dahilan? Kasi daw, ang dami namang nasisirang relasyon din. Ang dami ring nabibigong mga pagsasamahan. Bakit pa ako papasok diyan? Kung titingnan po natin yung ating mga pananaw, dahil sa mga nangyayari sa ating mundo, ay naaapektuhan yung banal na sakramento at banal na pag-ibig na ibinibigay na biyaya ng ating Panginoon. Kung minsan nga, hindi pa natin pinapasok, iniisip na natin, ano bang magagawa ko kapag hindi na kami okay? Paano kami aalis dito sa relasyong ito? Paano kami maghihiwalay? Ang iniisip na natin bago palang magsimula na pasukin yung banal na sakramentong ito ay yung daan natin palabas sa pagsasamahan na pinag-iisa at pinagpapabanal ng ating Panginoon. Hindi ho ba ganun tayo? Ano bang gagawin ko para makalabas dito? Ano bang gagawin ko para makalayas dito sa kinakasama kong napakagulo? Paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang gusto kong tingnan natin ay yung ibinibigay na ehemplo ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Yung ibinibigay na halimbawa ng ating Diyos. Dahil ang Diyos, sa simula pa lang ng ating mga buhay, nakipagtipan na sa atin. Hindi lang siya gumawa ng kontrata sa atin. Dahil kapag kontrata lang yung ginawa niya sa atin, alam po natin, kapag may mga hindi nasunod na kasunduan, pwede na lang nating itapon ang mga bagay na ito. Pwede na nating tigilin ang mga bagay na ito. Pero ang Diyos nakipagtipan sa atin. Na ang anong sinasabi ng pakikipagtipan ng Diyos? Na sa kabila ng ating mga kabaguan, kasalanan at pagkamasuway, magiging tapat siya sa pagmamahal sa atin. At yun po yung pinapakita ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Patuloy niyang ibinibigay yung lahat-lahat ng pagmamahal ng Diyos. Patuloy niyang ipinapakita ang katapatan ng pagmamahal ng Diyos sa kabila ng ating mga kalokohan at kabiguan. At ipinapakita ng pagmamahal ng Diyos na mas malaki, mas dakila ang kanyang pagmamahal kaysa sa ating mga kabiguan. At ito yung nais niyang matularan natin, mga minamahal kong mga kapatid. Mahal. Nawa, mas palakihin natin yung ating pagmamahal kaysa sa mga kabiguan ng ating mga kapwa. Hindi lang ng ating mga asawa, pati na rin ng ating mga pamilya, ng ating mga komunidad, ng ating lipunan. Patuloy nawa nating palakihin yung ating kapasidad na magmahal katulad ng ating Panginoon. At nawa matandaan natin na sa ating mga relasyon, may posibilidad talaga ng kabiguan sa pagmamahal. Kaya dapat nating tandaan na katulad nawa ng Panginoon, magkaroon nawa palagi ng pagmamahal sa ating mga buhay sa kabila
ng ating mga kabiguan, sa kabila ng mga kabiguan ng bawat isa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang una pong paanyaya ng ating Panginoon sa araw na ito at sa ating pagtingin sa buhay at mga relasyon, nawa matularan natin siya sa kanyang pagmamahal sa atin. Pagmamahal na tapat at hindi nangiiwan. Nagnanais na maisaayos ang ating mga kaguluhan. Nais na mapalitan ang kabiguan ng kaligtasan. At ikalawang dapat nating tandaan, kapag tayo ay pumapasok sa isang relasyon, na ang bawat isa sa atin ay tao lamang. Pakitingnan po yung katabi. Mukha po bang tao? Tao pa ba? At bilang mga tao, mga minamahal kong mga kapatid, mayroon po tayong mga kahinaan. May posibilidad talaga ng mga kabiguan. Kaya ano pong tinatanong ko sa mga ikakasal ko? Ang tinatanong ko sa mga ikinakasal ko po, napakahalagang tanong, anong ginagawa ninyo kapag merong hindi kaayusan sa inyong relasyon? Anong ginagawa nyo kapag may hindi pagkakaintindihan sa inyong ugnayan? At kadalasan naman pong sinasagot nila, sila ay nag-uusap. Kung hindi pa nila kayang mag-usap, nananahimik muna. Naglalayo pa ng dali. Kapag kalmado na sila, handa na silang humarap sa bawat isa, sila ay nag-uusap na. At anong ipinapaalala ko sa kanila? Panghawakan ninyo yung bagay na iyan. Dahil napakahalaga ng bagay na iyan para mapagpatuloy ang inyong ugnayan na pag-iisahin at pababanalin ng ating Panginoon. At dapat nilang matandaan, ipinapaalala ko sa kanila at ipapaalala ko rin po sa inyo na kapag sa isang ugnayan nagkakaroon ng problema, hindi po relasyon ang tinatapos. Kapag nagkakaproblema sa isang ugnayan, ang tinatapos po ay ang problema. At matatapos ang problema kapag tayo ay nagpapakumbaba, hinahanda ang sarili maging bukas sa pakikipag-usap sa bawat isa. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pangalawang paalala, mahina po tayo. Kaya magpasensyahan po tayo. Patuloy nating buksan ang ating mga sarili sa pakikipag-ayos at pagiging tapat sa bawat isa. At ikatlong napakahalagang bagay, kapag tayo ay papasok sa sakramento ng kasal, hindi lamang kayong dalawa ang nagmamahalan. Nasa gitna ninyo palagi ang ating Panginoon. Kaya sa panahon na kayo ay nahihirapan na pakitunguhan yung bawat isa, huwag na kayong maghanap ng iba pang magbibigay ng kaginhawaan sa inyong mga kalooban. Ang una ninyong takbuhan, kung hindi nyo matakbuhan ang yung bawat isa, ang una nyong takbuhan ay yung naging dahilan ng inyong pag-iisa. Walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipagdasal ninyo ang bawat isa. Ipagdasal ninyo ang inyong pamilya upang ang inyong pamilya ay maisaayos at patuloy na maging salamin ng pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Kaya ipapaalala ko po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, kung kami mga pari, kapag kami ay naging tapat sa aming buhay, nakakasalamin kami at nakakapagparanas ng pagmamahal ng Diyos. Kayo pong mga mag-aasawa, kapag kayo ay naging patuloy na tapat sa banal na sakramento ng pag-aasawa, kayo rin ay tunay na sasalamin sa pagmamahal ng Diyos at kayo ay tunay na makakapagdala ng pagmamahal ng Diyos dito sa mundong ito. At tandaan po ninyo, ang lahat ng magagandang bagay, ang lahat ng mabubuting bagay, palaging nais sirain ng masasama, ng masasamang espiritu. Kung itong bagay na ito magdadala sa atin sa kabanalan, kaayusan at kaligtasan, tandaan po ninyo, palaging may masamang puwersa
na gustong sumira dito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, magtulungan po tayo upang maiwasan ang masamang puwersa na nais alisin ang kaayusan at kabanalan sa ating lipunan upang patuloy tayong makapaglakbay ng matiwasay patungo sa kaligtasan. At gusto ko pong tapusin ang aking pagninilay sa kwento pong ito. Alam ko pong nakwento ko na to dati, pero nais ko pong ikwento ulit ngayon dahil ito rin ay tungkol sa kasal. Dati po, meron po kong kaklase na nagkaroon ng girlfriend. Nung simula ng kanilang relasyon, sabi nung aking kaklase, parang nagdadalawang isip siya, natatakot siya, nagdududa siya. Sabi ko sa kanya, saan ang gagaling yung pagdududa, takot at pag-aalinlangan mo? Sabi niya, hindi kasi ako sigurado kung yung kaligayahan na nararamdaman ko ngayon ay mararamdaman ko pa rin sa kinabukasan. Hindi ako sigurado kung sa kinabukasan ay magiging maayos pa rin yung aming ugnayan. Ang sabi ko sa kanya, hindi naman talaga natin masisigurado yung magandang kinabukasan. Tama naman ho, di ba? Hindi natin malalaman kung anong magiging outcome ng mga decision natin sa ngayon. Hindi natin malalaman kung magiging okay ba yung inyong kinabukasan. Pero sabi ko sa kanya, naniniwala ako at nakakatiyak ako na magiging maganda yung kinabukasan ng inyong relasyon, ng inyong ugnayan, kung pagsusumikapan ninyo yung ngayon, kung ano yung meron kayo sa ngayon, kung pagsusumikapan ninyong mahalin yung bawat isa sa ngayon at sa bawat araw ng inyong mga buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, kung nais natin ng magandang kinabukasan sa ating mga relasyon, patuloy ninyong mahalin ang bawat isa sa bawat araw ng inyong mga buhay. Patuloy na bigyan ng pagkakataon, patuloy na magpatawad sa bawat araw ng ating mga buhay. At kung nais nating marating ang magandang tahanang inihanda sa atin ng Diyos sa kalangitan, pagsusumikapan din po natin yung ating araw-araw, yung ngayon. Pagsusumikapan na pakinggan at sundin ang nais ng Diyos, hindi lamang ang nais ng ating mga kalooban. Dahil kapag patuloy nating sinunod ang nais ng Diyos, makakatiyak po tayo na ang ating mundo ay tunay na magiging maayos. Ang ating mundo ay makakaranas ng kaligtasan ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap na komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap na mga mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan
ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan ng Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alakatinapay, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alakatinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming pagpapala, buhay na dalisay. Pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Di nagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patuwarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso na tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po.
Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oo, Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay mo'y inialay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, kasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kaligtad po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, maawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, daya niyo po at nawa't at gabayan ako. Itas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami mapabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno.
announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinaaalalahanan po ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat po at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na po ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para po sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para po sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang po sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap po na 13,000 ESG subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat po ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula po sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para po sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal at diskwento sa mga scholarship, maaari po kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil po sa ating LED screen. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, nawa ang ating mga buhay, patuloy na sumalamin, patuloy na magpakita at magparanas ng pagmamahal ng Diyos dito sa mundong ito. Ang mga banal na sakramento ay ating mga gabay upang ang buhay natin ay patuloy na maging banal. At nawa ang mga banal na sakramentong ito, patuloy nating pahalagahan, patuloy nating ingatan upang tayong lahat ay matulungan na makamit ang buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Naway sa pamamagitan ng bendisyon na ito, ay maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.